Hello mga idol, tayo po'y magbibigay ng mga tips mo para masolusyonan po ang ating mga alagang sisiw. So sa panahon ng tag-init ngayon mga idol, is marami pong mga sisiw na tinatamaan ng mga sipon, halak, no? So ito, ang dami po at dinala po nila dito sa atin para i-declogging po natin sila, no? Ayan. So, ni-start na ni Boss PJ natin na linisin yung ngala-ngala, no? Ng ating mga sisiw. Ayan. Malaking tulong po ito sa ating mga nag-aalaga, no? Ng sisiw, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-init. So, ito po yung pinaka-mabisang paraan para maalis po agad yung kanilang mga sipon o di kaya mga halak. So, ginagamitan po natin ito ng baktidol. Ito po yung baktidol, mga idol, no? Ayan, yan, baktidol. Oral anti-septic solution po ito. At ito po ay para sa sore throat, no? Ginagargal na daw a day well septic salt and give temporary relief o minor sore throat. Yon. So, ginagamitan po natin yan ng baktidol. Ngayon, bago natin po gagamitan ng baktidol, nililinis po muna natin yung mga ngala-ngala nito. Ayan. Papakita po natin, no? So, itong mga sisiw na ito, mga idol, is mga healthy naman. Ngunit, ito po ay tinamaan ng kunting sipon. Kaya, gagamutin po nito po natin ito. At sana, nakapagbigay ng lesson o aral sa ating mga kaibigang magmamanok na may mga sisiw na katulad itong tinatamaan ng mga sipon, ano? Sana makatulong po sa ating lahat, mga idol. Mukhang pang-national itong mga sisiw nila, oh. Pang-national. Yan. So, nililinis po kaagad ng ating kaibigang si Boss PJ natin. Yan. Para may idea po kayo mga idol, ano? Ganyan pala ang style ng paglilinis para matanggal po kaagad. Mabilis po maampat yung kanilang sipon, no? Ito yung pinakamabisong mabisang solusyon. Yan. So gumagamit din po tayo diyan ng cotton buds, yun mga idol, oh. Yung mga cotton pala, hindi cotton buds, cotton. Yan. Para panlinis po sa ngala-ngala ng ating mga alagang sisiw. After that, may ibibigay pa ba tayong mga gamot? Meron pa. Yung mga antibiotic, no? Antibiotic. Yun. So, pagsakasakali mga idol, no, na meron pa rin sila, uulitin lang uli natin. Yan. Uulitin lang po uli natin. Ito po, oh. Yan, magbibigay na po tayo ng baktidol, no? At gumamit rin po tayo ng range. Ano, range ba tawag dyan? Mm. Yan. Ilang cc? 0.5. 0.5. Yan ang ibibigay natin, no? Tapos, yun, inaano lang pala sa ilong. Binibigla po mga idol, no? Sa ilong. Biglain nyo. Hindi yung dahan-dahan, kundi talagang isang buhusan lang. Bigla, para malinis po talaga yung mga sipon sa ilong nila at sa kanilang ngala-ngala. Tagang dapat madiklag talaga natin, no? Yun. Talagang dapat pressurize, no? May pressure pala dapat ang paglagay. Ngayon, yan, no? Habang nilagyan na po natin, no, ng baktidol, nililinis-linis po kaagad ni Boss PJ natin. Yan. So, ang result nito mga idol is sa susunod na araw, titingnan po natin kung how many days sa palagay mo, Boss PJ, how many days matanggal yung kanilang sipon? Mga 2 days lang. Yung sa experience mo, no? 2 days lang wala na. 2 days lang mga idol, wala na kaagad po yan. 2 days, 3 days, pag hindi gumaling, uulitin uli. Yun. Pero minsan, isang ano lang. Isang bigayan lang, ano? Yun.
Ganda, mukhang super brown red gray yan. Ah. Super gray, super silver gray, super brown red. Ni yan ni naka-blend yan kaya super brown red at saka ni Monchero ng Mount Manahaw, no? At saka yung sweater gray ni Bibot Monsato. Yan si Kuya Ricky natin, no? Talagang napakasipag na tao dito yan sa farm. Oh, yan pwede, pwede. Lipat, lipat. Yan, para gumawa ng paraan para sa ikaganda o yung komportable, no? Ang galaw dapat natin. So, ang dami nito. Mayroon kayang 20 piraso to, mahigit pa, no? Ngayon, dapat yung mga babae dyan, i-ano na, separate na yung mga babae. Tanggalin na yung mga babae. Yung mga lalaki lang importante. Kaso lang yung mga puti, hindi mo malalaman kung yan ay babae o lalaki. Hindi pa ako nakapag-experience ng puti. First time, no? Yung white kelso ni Firebird. Ayan, mayroon po tayo white kelso po yan. Tatry po natin, no? Na paramihin yan. Meron, meron. Ayan, no? So, gamit po tayo ng mga basahan na malinis, no? Damit, ganyan, no? Lumalabas talaga mga idol, no? Ayan, no? Iba po kasi pag marunong. Katulad sa amin, hindi po kami marunong. Ako, si Oma, no? Pagdating po sa ganitong pamamaraan is hindi po ako marunong. Ako po ay marunong lang sa pagkukondisyoning mga idol. Ito po yung mga paraan, no, para mailinis natin yung ayan, no. Para may mga lumalabas na mga pula-pula, no. So pag hindi na ampatan yan, yan ang dahilan ng infection at baka pupunta pa sa kuraisa, di ba? Yung mga bumubukol lang mga mukha, mga lalamunan, bigla na lang natutumba. So dito, marami pong tayong matutunan. Ano yon, Boss PJ? Ah, dyan. Yung ringgilya. Yan. Gumamit rin po tayo ng ano, no? Anong clip ba yan? Para linisin po yung alangala naman ng ating mga alagang manok. Yan. Oh. O mga sisiu. So ito, malaking tulong mga idol at maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa ating channel. Balikan nyo lang lagi para marami pa po tayong maibibigay ng mga tips dito sa Oma Antikinyo Game Farm. Sana nakatulong po sa ating lahat magmamanok at maraming salamat po sa panunood. Panoorin nyo lang lagi po ng tapos para at least hindi po tayo maligaw, no? Sa ating mga ginagawa.